Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Purihin palakpakan natin ang mabuting balita. Pangangailangan po ng tao na siya ay i-appreciate, siya ay tanggapin, to be appreciated and to be accepted. Karanasan nating lahat. Yan ang pagninilay po natin batay dito sa ating narinig na pagbasa at mga pagbasa. Katulad dito sa karanasan ng mga propeta, most of the prophets of Israel had suffered some form of rejection at the hands of the very people God whom God sent them. Ang karanasan halimbawa ni Jeremias, karanasan ni propeta Ezekiel, and most of all, si Jesus, the greatest of all prophets. Sa kamay ng mga kababayan, ang isinugo ng Diyos sa kanila, nakaranas ng hindi pagtanggap, ng rejection, yun ay nagdudulot ng sugat. Pero makita natin na itong karanasan ng mga propeta ay karanasan din ng marami sa atin. Kapag tayo po'y nakakaranas ng rejection, di ba? Yung hindi ka pa kilala, lalo na na-reject ka na. Lalo't mas masakit kung ikaw ay na-reject. Hindi ka matanggap ng iyong sariling pamilya, ang iyong angkan. Ang kaloob ng Diyos na talento at skills na bakit hindi maunawaan ng marami, halimbawa, okay, nakita yung kanyang pagiging bata, kabataan, hanggang sa siya ay lumayo, nag-aral, karanasan ng marami. Tapos babalik sa iyo, ay, guro na pala si Elisa. Ay, guro na pala si Leonie. Di ba? Tapos sabi ng mga kamag-anak, ay, tahimik yun ng araw. Eh, ngayon pala, guro na siya. Lumayo, nag-aral. Tapos pagbalik, isa na siyang tagumpay na, matagumpay na inhenyero. Ay, yung palang anak ni Ganere, magiging inhenyero, o magiging arkitekto, magiging doktor. Naalala ko yung aking guro na ninang ko pa sa Binyag. Kailan lang po siya namatay? Last year, sa edad na mahigit 90. Nung aking estudyante noon, laging sinasabi sa reading, ano, lakasan mo pa, Virgilio, lakasan mo pa ang pagsasalita. Tapos no ako'y humarap sa kanya, no ako'y una kong mag-miss at mag-sermon sa aming barangay, Pungo, na kabisado ni Kuya Egayon, Pungo, no? Ay biglang sasabihin sa akin, malakas naman pala ang boses mo. Kung kailan ka naging pari, saka ka lumakas ang boses. Kasi naalala niya lagi, ako yung sinasabihin niya, Virgilio, louder, speak louder. Karanasan ng nating lahat. Ha? Ang mahirap at masakit, yung pamilya mo na hindi ka matanggap. May mga magulang na anumang pagsisikap at pagpapunyagi ng anak, ipinakikita yung best niya, laging parang kulang pa rin. Parang hindi niya matanggap o ayaw niyang tanggapin. At yun ang nagdudulot ng sugat sa anak na hindi siya kilalanin ng kanyang magulang sa kanyang effort, sa kanyang pagpupunyagi. O kaya,
sa mga leaders din natin, pag dumarating na yung palitan ng leadership, yung ibang leaders, ayaw bababa sa pwesto. Ako lang ang magaling. Ako lang ang mahusay. At yung iba ay susunod lang sa akin. Pwede ba yun atiin eh? Ha? Kaya minsan yun ang sakit. Ay, masakit din kung sa kapwa pari na hindi ka tingnan sa iyong potensyal. No? Ha? Ako lang. Ha? At yung iba, mas mababa sa amin, sa akin. Kasama yan sa buhay natin. Pampamilya, pangkomunidad, pangsimbahan. Ha? Totoo, nagaganap yan. At yung ikaw, katulad ni Jesus, ay ma-reject at hindi ka kilalanin, eh masakit yan. Ha? Pero, realidad. Realidad. Ano? Check, sabi nga natin. Correct, Father. Iyan mismo ang ating karanasan. Iyan ang pangaraw-araw nating buhay. Sa pamilya man, sa komunidad man, sa simbahan man. Pero, ang mahalaga ay yung makita natin yung ating mga sarili at ipagpasalamat natin sa Diyos kung ano ang tinanggap natin na blessing. Amen po. Amen. Ngayon, sa pagpapalalim ng ating pagninilay, si Jesus ay na-reject ng kanyang mga kababayan. Hanggang ngayon, na doon yung rejection, yung hindi pagtanggap kay Jesus Kristo bilang tagapagligtas, bilang Savior, bilang superstar, sabi na, ng buhay nating lahat. Tayo mga Kristiyano, Katoliko, okay, nabinyagan. Lahat kayo nabinyagan. Ano po? Lahat kayo ay tumanggap ng biyaya nung tayo ay bautismuhan. At tinawag tayong mga Kristiyano. Ibig sabihin, ako'y kumikilala, tinatanggap ko si Kristo, sumasampalataya ako sa Kanya. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Kinikilala, tinatanggap, sinasamba. Ito ang mahalaga sa buhay po natin. Baka tayo rin ay tulad ng mga Israelites, yung hindi pagtanggap ay katumbas din ng hindi pagsampalataya. Kailangan yung sampalataya natin sa Panginoong Diyos. Kung natatawag nga tayong Kristiyano Katoliko, pero hindi ka naman sampalataya sa Kanya. Madalas nire-reject natin yung refusal to love people. Ay yung hindi natin din pagtanggap sa Panginoon na naguutos sa ating tayo magmahal. Yung rejection. Madalas maranasan ni Jesus sa iyo, kapatid, sa atin. Kapag tayo po'y taksil sa Kanya, kapag hindi natin magawang patunayan na nagtataya ka ng buhay sa iyong Panginoong Diyos. Ito mga kapatid, ang trahedya yan. Suicide yan. Kumbaga, yung hindi natin talaga mapaniwalaan ang Diyos. Eh, ang dami-daming ginawa ng Diyos sa atin. Yung mga miracles na hindi mo nakikita na miracles, yung pagising mo lang sa umaga, ang dami-dami ng blessings, di ba? Humihinga ka, nabuhay ka pa, sabi mo sa katabi mo, ay, salamat sa Diyos, buhay ka pa. Amen? Amen. Ngayon ba, hindi natin makita? Dumadaan ng Panginoon sa buhay natin araw-araw, yung pagdaan niya, hindi natin makita. Yun, rejection yun. Sa dami-dami ng ginagawa sa atin ng Diyos, mga kapatid, hindi natin siya makilala. Ay, dumaan ang Panginoon sa buhay ko.
ganda ng nangyari sa anak ko, sa karir ko, sa aking anak, sa kanyang karir, sa kanyang tagumpay, di ba? Yun, hindi natin makilala na ang Diyos dumaan sa buhay natin. Mga kapatid, pagnilayan natin ito, sabi nga sa bandang huli, titingnan tayo kung tayo ba'y sumasampalataya. Baka magtaka rin ang Panginoon sa atin. At madalas marahil, nagtataka naman siya na hindi tayo sumasampalataya. Nagtataka siya na hindi natin makilala ang kamay ng Diyos sa mga pangyayari sa buhay natin. Nagtataka ang Panginoon kapag hindi natin maklaim na ang miracles do happen daily. Bawat sandali ng buhay natin, ang dami-daming himala ng Panginoong Diyos. Huwag tayong tutulad sa mga Israelita at marami pa sa kanila ngayon ang hindi kinikilala, tinatanggap at sinasampalatayan si Hesukristong tagapagligtas at ating Panginoon at Diyos. Amen.